Pag-uusapan natin ang isang issue na paulit-ulit na kinakalat ng mga mga Duterte sa social media laban sa akin, ang back channel issue sa West Philippine Sea. Marami silang versions nito. Binenta ko raw ang Scarborough o kaya ang Spratlys sa China? Ano raw ang ginawa ko sa 16 secret meetings with China? At nag-tridor daw ako sa interest ng bayan sa pagiging back channel negotiator ko. Nakilang interview na ako sa radyo at TV at ilang post na rin sa Facebook since 2012. Kakapaliwanag nito pero sadyang kinakalat pa rin ang fake news na ito. Kaya para sa kaalaman ng lahat, ito po ang katotohanan. Noong April 2012, nagkaroon ng standoff sa Panatag Shoal o kilala rin sa pangalang Scarborough Shoal. Bunga ito ng paghuli ng isang Philippine Navy ship sa mga Chinese fishermen sa loob ng Scarborough. Biglang sumaklolo ang dose-dose ng Chinese Coast Guard ships at pinalibutan ang shoal. Ilang linggong uminit ang sitwasyon doon hanggang sa umabot sa 80 to 100 Chinese ships of different sizes ang nasa loob at labas ng Scarborough. Dahil sa stalemate na ito, I was officially designated to be the back channel negotiator by then President Aquino noong May 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Just to be clear, ang pagiging back channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Hindi po ito illegal. Linawin din natin, ang Scarborough Shoal ay nasa karagatan ng Zambales. Iba po ito sa Kalayaan Island Group o Spratlys na nasa bandang Palawan naman. Scarborough lang po ang covered ng authority ko as back channel negotiator at hindi kasama ang Spratlys. My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Ang pagiging back channel negotiator ay para lang messenger kung saan ihahatid mo ang mensahe ng presidente sa mga kausap mong negotiator. Tapos, ihahatid mo naman pabalik ang mensahe nila sa presidente. Walang labis, walang kulang. Hindi ka makakadiskarte ng sarili mo kasi nasa presidente pa rin ang final approval. Nakatulong din na bilang dating Navy officer ako, madalas kami nagpapatrolya dyan sa Scarborough at nakakahuli ng mga Chinese ships. Kaya pamilyar ako sa hugis ng shoal at sa area na pinag-uusapan. The negotiations lasted for about 3 months, 14 meetings lahat-lahat. 7 ang ginawa rito sa Manila at 7 naman ang ginawa sa China. Hindi po 16 trips gaya ng sabi ni Enrile. Again, hindi ito bawal kasi negotiations nga, di ba? Kaya dapat talaga mag-meeting. Kahit umabot pa yan sa 100 meetings, hanggang malutas ang crisis, legal pa rin yun. Anyway, nang matapos ang back-channel negotiations, napahupa ang tensyon at na-reduce ang number of Chinese ships in Scarborough. From 80 to 100 ships nung simula, naging 3 barko na lang at nasa labas na ng shoal. Kumpirmado ito ng ating Philippine Navy at Coast Guard at pwede rin i-check muli ng ating media kung nagsasabi ako ng totoo. Nagawa po ito without surrendering even an inch of our territory. Sa atin pa rin ang Scarborough. In short, na-accomplish ko ang mission ko. Looking back, I can proudly say na ito ang aking biggest achievement in my career as a public servant. An invasion or an armed conflict with the regional power was averted through those back-channel talks. Eventually, nang ayaw palisin ng China ang remaining 3 ships na nasa labas ng shoal, na obligang mag-file si Pinoy ng arbitration case which we eventually won. Ngayon, kung ano man ang ini-insinuate ng mga mga Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Kasi, unang-una, wala naman sa isang senador ang titulo ng Scarborough Shoal. Kaya paano ko ito mabebenta? Kung totoo yan, kahit deed sale o anumang kasulatan sana, ay may naipakita na si Duterte. Kasi hawak naman nila lahat ng mga dokumento sa Malacanang at DFA. Ngayon, kung sasabihin na hindi naman literal na binenta ang Scarborough, eh ano daw ang binenta ko? Wala rin namang masabi sina Enrile at Duterte. Kaibigan din naman ni Duterte ang China, kaya pwedeng-pwede niya ito tanungin kung anong interest ng Pilipinas ang ibinigay ko. Kaso nga wala rin, kasi gawa-gawa lang itong isyong ito. Pangalawa, kung totoong binenta ko ang Scarborough, bakit pa nag-file ng arbitration case ang Pilipinas at nanalo pa sa kasong ito?
Dapat din sinabi na ng China na sa amin ang Scarborough dahil binenta na yan ni Trillanes. Kaso wala namang sinasabing ganyan ang China. In fact, ang sinasabi ng China ay may kasunduan sila ni Duterte na hindi niya itutulak ang ruling ng arbitral tribunal. Yun ang tunay na pagtataksil sa interes ng bayan. Pangatlo, wala ring reclamation at base ng China sa Scarborough hanggang ngayon. Hindi rin ba dapat nagtayo sila ng base dyan kung totoong binenta ko na at sa kanila na yon? Bakit umalis ang mga fishing boats ng China sa loob ng shoal kung kanila na ang Scarborough? Hanggang ngayon, wala sila doon. Kaya hindi po totoo ang sinasabi ni Duterte na we lost Scarborough. Hindi rin totoo ang paulit-ulit na sinasabi nila sa media na naisahan daw tayo sa negotiations kasi umalis daw ang barko natin at hindi umalis ang barko nila. Paano tayo naisahan kung umalis nga ang 80 to 100 ships ng China bunga ng back-channel negotiations? Ngayon, kung hindi raw makapangisda ang mga fishermen natin doon, dahil daw sa naiwang 3 Chinese Coast Guard ships na nasa labas naman ng shoal, bakit hindi utusan ni Duterte yung Philippine Navy or Coast Guard para alalayan ang mga mangingisda? Sino at ano ang pumipigil kay Duterte na gawin ito? Finally, para lang maliwanag, noong 2017, the ombudsman dismissed the case na finile ng mga kaalyado ni Duterte accusing me na binenta ko raw ang Scarborough sa China. Paano naman hindi dismiss ang kaso eh ang ebidensya lang na prinesenta nila ay ang mga kasinungalingan nila Duterte at Enrile. Ayon sa desisyon ng ombudsman, there is no probable cause for treason, there is no probable cause for espionage. In short, naniwala sila Duterte sa sarili nilang fake news, kaya ayun, case dismissed. Idagdag ko lang po na ako ang principal author ng RA 9522 o ang Philippine Baselines Law na nag-establish ng ating internationally recognized legal claim over Scarborough at ang Kalayaan Island Group, kaya malabo talaga ang akusasyon nila. Ano naman daw ang Brady Notes na binasa ni Enrile noong 2012 sa Senate? Noong May 17, 2021, humarap si Enrile sa buong bansa sa imbitasyon ni Duterte para isiwalat daw ang nalalaman niya ukol sa issue. Pagkakataon na rin niya yon na ilabas ang Brady Notes na binasa niya noon, pero wala siyang naipakita kahit na gabuhok na ebidensya. Puro intriga lang ang kanyang sinabi. Kung meron mang Brady Notes, maaring ito po ang notes ni dating Ambassador Sonia Brady nung nag-briefing ako sa kanya about the back-channel negotiations nung bagong dating siya sa China at patapos naman ang back-channel negotiations. Para maliwanag, kami lang ni Ambassador Brady ang nag-uusap sa loob ng Philippine Embassy at walang kaharap na Chinese officials during my briefing. Meron lang isang staff niya at isang staff ko na nandoon. Yun ang kaisa-isang beses ko na nakausap si Ambassador Brady. Kailangan kong magbigay ng briefing kay Ambassador Brady kasi nga wala siya sa kahit anumang back-channel meetings ko. Late July or early August 2012 lang siya unang pumunta sa China after niyang ma-appoint bilang ambassador doon. Samantalang, ang back-channel talks naman ay nangyari from May to July 2012. In short, wala akong na-bypass kasi nga walang ambassador sa China noong mga panahon na yon taliwas sa sinasabi ni Enrile. Lahat ng mga impormasyong ito ay pwedeng ma-confirm ng media sa DFA at sa Bureau of Immigration. Di ba kayo nagtataka kung bakit hindi ibinigay ni Enrile ang Brady Notes sa media noong 2012 at nitong May 2021 sa appearance niya? Nakakalungkot lang na merong mga media na napasakay ni Enrile noong 2012 pero hindi naman nila hiningi ang Brady Notes at hindi rin kinumpirma sa DFA ang totoong kopya nito. Ano ngayon ang binasa ni Enrile sa Senado noong 2012? Enrile Notes yun o kathang isip ng isang master sa pagsisinungaling. Tatandaan nyo na si Enrile ang nagpeke ng ambush niya para ma-declare ang martial law noong panahon ng diktador na si Marcos. Sa tanong naman kung bakit daw ako nag-walkout sa debate namin ni Enrile noong 2012, kung papanuorin nyo ang video na nilabas nila tungkol dito, maliwanag na wala pong walkout na nangyari. Sa mismong video nila, halos 10 minutes kami nagde-debate ni Enrile, kaya paano nila sasabihin nag-walkout ako? Pero dahil out of line at out of order ang line of questioning ni Enrile, naobliga akong tapusin ang interpolation. Kasi ang subject ng privilege speech ko that time ay tungkol sa pagkontra ko sa plano nila Enrile na hatiin ang probinsyang Camarines Sur